Hello, Cancer. I hope you're doing well. And this is your daily message for March 30. And this is for all Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi po ito magra-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang magra-resonate sa inyong sitwasyon. Panoorin din po ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs for more guidance. At maraming salamat po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago po kayo rito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi po kayong safe at healthy. Lama, yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Cancer. At kung meron po mga cross-watchers dito, welcome po sa ating channel. Yung mensahe ni Cancer, Knight of Cups, napaka-cute, napaka-ganda, nakakakilig ni energy because Cancer, maaring merong proposal, maaring merong marriage proposal. Ang iba sa inyo dito na marireceive or maaring ikaw yung magpo-propose to someone, to your person. Maari din na ang iba sa inyo dito, no, is going to apologize sa inyo dito. Maaring merong hihingi ng inyong kapatawaran. Cancer is what I'm picking up. Maaring may mga taong nakasakit ng inyong damdamin before, in the past, no? At ngayon, maaring mag-a-approach sa inyo at hihingi ng kapatawaran. Maaring ganon. It could also be, no, na ang iba sa inyo ay merong ini-stock. Merong ini-stock na tao dahil meron kayong romantic interest doon sa tao. Meron kayong nagugustuhan dito, no, na taong alam niyo na medyo matagal-tagal niyo na tong tinitignan-tignan, pinapakiramdaman ang inyong pakiramdam towards this person, and confirm talagang meron kayong gusto dito sa taong ito, pero hindi kayo makapaglakas ng loob na lumapit, ba? Diba? And I feel ngayon, maaring lalapit na kayo. Maaring maglalakas loob na kayo ngayon, magkakaroon na kayo ng tibay ng loob dito ngayon para magsalita na, lumapit na, at maghayag na ng iyong nararamdaman dito sa taong ito. It could also be that may makikilala ka din dito na random lang na tao, no? Kahit nag-grocery ka, maaring sa bus, ninyo makilala sa bus stop, maaring ganun, or ka-opisina, bagong ka-opisina, maaring ganun, na alam mo yun, magkakaroon kayo dito ng instant na connection, yung ganon, na magde-develop yan into a very deep friendship, no? Kasi parang yung taong ito is going to serve as a magsiserve ito ng yung parang ikaw at siya, you know, parang meron kayong mission for each other na talagang you will be by each other's side all the time. Like kung kailangan ninyo nang may mapagsasabihan ng problema, ng mga concerns ninyo sa buhay, yung may mapagsisharean kayo ng mga success ninyo or problema ninyo, parang kayo yung dalawa. Kayong dalawa yun for each other. Yung parang soulmates kayo. Yung ganon. Pero yung relationship ninyo is going to be a very deep friendship to the extent na yung samahan ninyo ay para na kayong magkapatid. So may ganong ganap ang iba dito for you, Cancer. Tignan natin kung ano pa, no? Magiging light-hearted lang kayo dito is what I am picking up. So we have number 29, imprisonment. Yung imprisonment po na ito, no, masabi ko lang para sa iba, hindi po ibig sabihin niya na literal na sa jail, no. I feel po dito for some of you, Cancer, pakiramdam ninyo parang imprisoned kayo sa parang nakakulong kayo sa isang sitwasyon na wala kayong freedom na gawin ang gusto ninyong gawin. It's because maaring ang napipick up ko dito, merong couple dito na magkahiwalay na,
pero hindi kayo legally na magkahiwalay. Hindi kayo divorced, hindi kayo annulled, yung ganon. Kaya, pero kahit physically separated na kayo, magkaiba nang yung tinitirahan, parang hindi ka pa rin malaya, no? Pakiramdam mo pa rin, Cancer, hindi ka malaya. Maraming mga bagay ang hindi mo magawa. It's because parang nakakulong ka pa rin doon sa pagiging as bilang asawa ng iyong strange husband or wife, kung parang ganon, no? Kaya wala kang kalayaan, wala kang parang feeling mo restricted ka talaga. Restricted ka kahit physically separated na kayo. Restricted ka pa rin. Marami pa rin pumipigil sa'yo para maging malaya kang gawin ang mga gusto mong gawin. So, yun ang napipick up ko for some of you. Maari din na ang iba naman sa inyo, you know, you are in a relationship pero wala kang kalayaan na maging ikaw. Parang restricted ka, no? Parang pinagbabawalan. Marami kang bawal. Parang ganon. Pinagbabawalan ka ng iyong person ng maraming bagay. Kaya, oo, nasa isang relasyon ka pero hindi mo nararamdaman na ikaw ay may karelasyon because hindi ka malayang gawin ang gusto mong gawin sa iyong relationship, no? Kasi parang ano ka, parang sumusunod, parang robot ba na sumusunod ka na lang kung ano yung function ng remote na pinipindot. Parang ganun. Kaya, ang iba sa inyo, mabigat, no? Nararamdaman ko for some of you, mabigat ang kalooban ninyo. Kasi, yun nga, pakiramdam ninyo, wala kayong kalayaan, no? Parang, kulang din naman yung pakiramdam ng iba sa inyo dito. Maaring kulang yung love or hindi nyo nararamdaman yung love talaga ng inyong person para sa inyo. Or yun nga, restricted kayo. Hindi kayo makagalaw ng malaya, no? Dahil maraming bawal. So, Cancer, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio. I hope you're doing well. And this is your daily message for March 30. And this is for all Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi po ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano mag-resonate sa inyong sitwasyon. Panoorin din po ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs for more guidance. At maraming salamat po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Scorpio. At welcome po sa lahat ng cross-watchers na nandito sa reading na ito. Welcome po sa ating channel. Yung mensahe po ni Scorpio is the Hierophant. What I'm picking up right off the bat, Scorpio, ay ang iba sa inyo dito ay ikakasal, no? May kasalang magaganap for some of you. Maaring ang iba sa inyo, you know, nagpe-prepare ng upcoming wedding ninyo. Maaring ang iba sa inyo dito ay may mga pre-marriage counseling na ina-attendan. Kaya nakakausap ninyo mga maaring pare, maaring yung mga spiritual people sa simbahan or anywhere, no, na kinakausap ninyo to ask for guidance or yung maaring nag ka-counseling kayo, no, other than sa church, maaaring may mga ganong ganap ang iba sa inyo dito. Maaari din ang iba sa inyo dito is focusing on learning, no? Maaring you are a teacher, maaring ikaw ay talagang yun ang iyong profession na nagtuturo ka talaga. Or maaaring you are a spiritual teacher, maaaring ganon, maaaring you are a spiritual guide. Maaaring ang iba sa inyo dito is focused on education na talagang maaaring nag-enroll kayo ng additional courses, maaaring nag-enroll kayo sa ibang field naman of study. Maaaring ganon din ang ganap ng iba sa inyo dito because you are focusing on expanding your knowledge. Maaring talagang sinisikap ninyo na habang kayo ay nagtatrabaho, kayo din ay mag-aaral at the same time because you want to expand your knowledge. So, yun ang aking napipick up for some of you dito, Scorpio. Tingnan natin kung ano pa ang ganap ng iba sa inyo. Maaring
Maari din na ang iba sa inyo dito is may mga ritual, no, na ginagawa sa buhay ninyo araw-araw. Maaring may mga ganun din akong napipick up for some of you. So, we have the number 2, main female. Ayan. So, I feel din dito for some of you na a female, no, someone matured na, no, someone matured. Maaring parent mo to or grandparent mo, maaring ganun ito, or someone na whom you consider a mother figure, maaaring ganon, ang is going to play a significant role sa buhay ninyo dito, Scorpio. Maaaring siya talaga yung gabay mo, no? Maaaring siya talaga yung iyong guiding light sa lahat ng mga pagdidesisyon na ginagawa ninyo sa buhay ninyo. I feel that this person is right beside you talaga sa lahat ng ginagawa mo, sa lahat ng endeavor mo. Lagi siyang nandyan at lagi siyang nakaagapay sa'yo. So, yun ang aking napipika for some of you. For others of you naman dito, Scorpio, what I am picking up here is maaaring ang iba sa inyo ay hanggang ngayon ay single, no? Maaaring iba sa inyo ngayon ay single dito. And maaaring you are ready to enter a new relationship, no? Maaaring ganun ang pinoproject ng iba sa inyo dito na handa na kayo para magmahal muli, handa na kayo para mag-entertain ng panibagong manliligaw, maaring ganun. So, yun ang ganap ng iba sa inyo dito. Kasi maaring sa mga conversations ninyo with other people, no, na nakikilala ninyo or sa mga nakikilala ninyo, I feel dito, Scorpio, na maaring nasasabi mo yan kung gaano kahalaga sa'yo ang mayroong minamahal or merong nagmamahal, no? Yung magkaroon ng romantic partner at nung wala ng romantic partner, I feel na talagang nakukumpare mo yan, and I feel that na napipick up yan ang mga nakakausap mo na maaaring parang papahayag ka na gusto mo talaga na magkaroon ng isang romantic partner. So, Scorpio, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Pisces. I hope you're doing well. And this is your daily message for March 30. And this is for all Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano magre-resonate sa inyong sitwasyon. Panuurin din po ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs for more guidance. At maraming salamat po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago po kayo rito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat. At kung meron po mga cross-watchers dito, welcome po sa ating channel. Yung mensahe po ninyo ay the Hanged Man. Ayan. So, the wait is over for some of you dito, Pisces, is what I am picking up. Maaring ang iba sa inyo, no? Maraming hinihintay, mga bagay, papeles, mga transactions, no, na maaaring na pending na, na delay at lahat, parang hindi na umusad, mga bagay na ganon. I feel that the wait is over. I feel that delays will be lifted na, blockages will be lifted na, and uusad ng muli ang mga bagay-bagay, no? Maaring kung ano man yung mga na-delay, makakaasa kayo na magkakaroon na yan ng updates ngayon, because I feel na magkakaroon na ng progress, no? Kahit papaano magkakaroon na ng progress ang mga endeavor na yan na na-pending, no? For some of you naman dito, I feel that may mga enlightenment, may mga new inspiration, new perspective ang maaaring dumating sa inyong Pisces, no? Because I feel na yung iba kasi sa inyo parang nasa stuck energy dahil nga dala nung mga delays, no? Kaya parang na-stuck kayo, parang kahit kayo wala, hindi kayo makapag-isip ng iba because you are waiting, no? You keep on waiting doon na umusad na gumalaw ng muli ang mga bagay-bagay. But I feel na
ginamit ng iba sa inyo, Pisces, ang panahon na yan para kayo ay makapag-isip. Para kayo ay makapag-re-evaluate at mare-examine ninyo ang inyong kalagayan, ang inyong sitwasyon. Maaring ang iba sa inyo dito, you know, you took advantage of that delays, no? Para kayo ay makapag-isip ng mga bagong ideas, no? Mga bagong perspective or mga bagong plano na maaaring gawin ninyo, no, instead of keep on waiting. So maaring ganon ang nangyari sa iba sa inyo dito, kaya I feel that mayroong parang detour na mangyayari ang iba sa inyo dito. Maaring yung hinihintay ninyo, you will find out or you will realize na actually hindi naman talaga yon ang pinakamagandang option ninyo, ba? Diba? Because doon sa mga bagong ideas ninyo na maaring naisip ninyo or mga new perspective na na-discovery ninyo, maaring doon ninyo na-realize or ma-realize na meron palang mas maganda pa, meron palang mas effective pa, meron palang mas promising pa na ibang bagay kisa doon sa inyong hinihintay. So maaring may mga ganon, kaya magkakaroon dito ng detour. Instead of you keep on waiting and waiting and waiting for what is that thing na talagang pinag-focusan ng oras at atensyon ninyo, I feel that maaring mag-iba ng direksyon ang iba sa inyo dito. Maaring magsisimula kayo ng panibagong endeavor dito, no? Instead of waiting and waiting for whatever that is na na-stuck na, no? So maaring may mga ganong ganap ang iba sa inyo dito because I feel na meron kayong mga realizations and meron kayong mga new ideas na nakuha while you were waiting, no? While nasa stuck energy kayo. So I feel na maaring kaya nangyari sa inyo to na na-stuck kayo, na na-pending ang mga pinoproseso ninyo to give way to this new endeavor, to give way to this new perspective, to this new ideas na dapat ninyo palang pag-aksayahan ng panahon, na dapat pala ninyong paglagyan ng inyong effort, oras, at lahat ng inyong pagtsatsaga, dapat pala ay ito talaga ang inyong pagtuunan ng pansin. So, I feel na gano'n ang ganap, gano'n ang purpose, kung kaya't nagkaroon ng mga delays, ang mga bagay-bagay na ipinoproseso ninyo or mga inaasikaso ninyo before, no? So, we also have number 39, community. I feel dito for some of you, Pisces, na kung ano man ang iyong ginagawa, ano man ang iyong endeavor, whatever that is na nilalagyan mo talaga ng iyong panahon, oras, and attention, I feel that meron kang mga taong sumusuporta sa'yo. There are always people around you na laging handang umalalay sa'yo, laging handang magbigay ng tulong, laging handang umasiste sa inyo. Because I feel that there is a family, kumbaga may family kay yung community mong ginagalawan, let's say for example, sa talagang community ninyo sa mga kapitbahay ninyo, maring ganon, maring nakadevelop ka dyan ng mga malalalim na friendship, no? Kaya laging handang dumamay sa'yo yung mga kapitbahay mo. Maari din na yung community na to na na-build mo is sa trabaho, no? Maaring yung mga katrabaho mo, talagang in time of need, talagang nandyan sila. Or kung kailangan mo ng input, kailangan mo ng physical help, maaring lagi silang nandyan para sa'yo, para tulungan ka. So maaring mga ganon ganap ang meron ng iba sa inyo, Pisces, na you are surrounded with helpful and supportive people. Kasi maaari din na napakagaling mo din makisama, Pisces, no? Maaari napakagaling mong makisama. Kaya yung mga relatives mo, mga kapamilya mo, yung mga kaibigan mo, yung mga kaopisina mo, katrabaho, kapitbahay, parang tinuturing mo siguro silang bilang pamilya, no? Maaring may mga ganon. Kaya, kasi maaring very pure din ang iyong puso, Pisces. Kaya nakaka-magnetize ka ng mga tao, mga helpful and supportive din around you, diba? Kasi nakikita nila na
very pure ka, matulungin ka, very compassionate ka, mabait ka. Kaya yun din ang binabalik nila sa iyo. Kaya kung ano man yung ano mo dito, kung ano man yung iyong balak gawin or maaaring kung ano yung gagawin mo na talaga ngayon, maaari talagang dumagsa ang mga taong tutulong sa iyo. Na kahit in whatever form that is na kailangan mo ng suporta, I really feel that you are really going to get that. No, hindi ka mahihirapan na humanap ng katulong, hindi ka mahihirapan kumuha ng assistance, hindi ka mahihirapang mag-ipon ng iyong resources is because I feel na maraming tao ang willing tumulong sa'yo. So Pisces, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.